right. Alright mga master, magandang araw na naman sa inyong lahat. Andito na naman tayo ngayon sa lupa natin mga kamaster. At yan nga po, nagpatuloy tayo sa paggawa ng ating bakod para matapos-tapos na ito. At yan, sa katabi natin ay nagpagawa na rin si Kamuning ng kanyang bakod. Pero si Kamuning ay inaloblock niya yun sa kanya. Nakakongkrit yung kanyang bakod, tapos yung dugtong ay naka-interling. Pero sa atin, kawayan lang muna. So yan mga kamaster, puntahan muna natin si Mrs. andun sa ilog, naglalaba. All right. All right, so bisitahin natin si Mrs. baka tinangay na 'yon ng alon. Paano magiging may alon dito, iilog? All right, maliit na ilog lang mga kamaster, pero makikita ninyo mga kamaster, andito tayo ngayon sa ating lupa. At yan, unti-unti na natin, malapit na po tayong matapos. So nasa kalahati na tayo sa paggawa sa ating bakod. Alright, at yun nga mga kamaster, no, punta muna tayo kay Mrs. para tingnan natin ang kanyang paglalaba. Kasi wala na pong time. Kaya habang pumunta ako dito, habang nagkukumpuni ako sa ating bakod mga kamaster, habang nagagawa tayo ng bakod, si Mrs. naman ay nagdala ng labahin dito sa ilog. So naisipan namin kasi na maglaba na lang si Mrs. dito, no. Dahil malapit lang naman sa ilog, so pabor dito mga kamaster pag dito na kami titira, walang gastos sa tubig kasi dito na lang maglaba sa ilog, malapit lang sa ilog mga kamaster. So yun, naisipan namin kanina na pupunta na lang dito, kaya so malapit lang sa ilog, kaya nagdala na lang kami ng mga labahin para dito na lang maglaba si Mrs. Alright, so bisitahin natin si Mrs. Saan kaya naglaba si Mrs., no? Kasi iniwanan ko siya kanina, hindi pa siya nagkapag-umpisa naglaba. So siya lang mag-isa dito mga kamaster. So tingnan natin kung saan siya naglalaba. Alright, dito na tayo sa ilog. At merong nagkukwari dito, siguro ang nagkukwari dyan ay yung may-ari. Anak ko, ang layo, andun pala. Kailangan pala nating umikot mga kamaster, puntahan natin siya. Alright, ang layo pala ni Mrs. naglaba, andun pala sa dulo. Akala ko dito lang sa malapit. So puntahan natin si Mrs. So habang nagpahinga muna tayo dahil medyo mainit na sa area natin sa ating lupa, no. Medyo mainit na talaga doon. Kaya naisipan kong puntahan muna si Mrs. kung tapos na ba siya sa paglalaba o hindi pa. Ayan, kung makikita ninyo mga kamaster yung nasa unahan, lupa na po natin yan at malapit na pong matapos sa paggawa ng bakod. Nasa kalahati na po tayo, kaya kunting tiis na lang matatapos na yan. At si Kamuning ay nag-start na rin siya na magawa ng bakod sa kanyang lupa mga kamaster. Alright, so puntahan lang natin saglit si Mrs. Tsaka balik din tayo kagad at continue the game sa paggawa ng ating bakod. Alright, kung mapansin ninyo mga kamaster, dito ay sa tabi nito meron ding ano dito. Sabi nila ay bibinta na raw din itong lupa na ito. Alright, so wala na mga tubig ang ano dito. Ito kasi mga kamaster, nung una mga palayan ito, pero dahil sa taas ng init dito, hindi na nila na asikaso, hindi na, wala ng palay. Kaya tinubuan na ng maraming damo. Ayan, malapit na tayo kay Mrs.
fish. Saan na yan? Baba tayo. Alright. So, gulatin natin si Mrs. mga kamaster. Baka magulat natin. O, sanang lilingon. Hindi natin nagulat kasi nakalingon mga kamaster. Nakita tayo. Ang layo pala ng pinaglabhan ni Mrs. Andito, dito pala. So, mainit na. Alright. Ayan. Aha. Ito, malapit na palang matapos si Mrs. mga kamaster sa paglalaba. Ayan. Dito na lang siya naglaba sa ilog kasi malapit lang ang ilog dito sa ating lupa. Alright. So, tapos na natin si Mrs. bisitahin. Kailangan natin balik sa trabaho para matapos-tapos na natin yung ating paggawa ng bakod. So, ang linaw ng tubig mga kamaster. At ang daming isda na maliliit. Ayan. Alright, so balik na tayo doon sa ating trabaho. Ang linaw ng tubig, sarap maligo, pero kaso mainit ang ating tinatrabaho kaya hindi na pwede maligo. Kailangan lang magpahinga konti bago maligo. Alright. So yan po mga kamaster, no? Balik tayo sa ating trabaho. So abangan nyo pa ang mga kaganapan doon sa ating lupa na sa paggawa na natin ng bakod. Kamaster, andito na tayo. Nakabalik na tayo sa ating lupa. At yan, kung makikita ninyo, kunti na lang at dito. At papunta doon. So nasa kalahati na tayo. At malapit-lapit na rin natin matapos. So kung makikita ninyo ay nakakalat pang ating materials kasi hindi pa tayo tapos sa paggawa ng bakod, pero siguro ngayong araw na to ay matatapos-tapos natin ito hanggang hapon. So hindi lang natin madiridiritso ang pagtrabaho mga kamaster kasi medyo mainit na talaga pagdating ng tanghali. Alright, so yan mga kamaster, no? Abangan nyo pa ang mga kaganapan dito sa ating lupa sa paggawa natin ng bakod. Alright. Alright, start. Malapit na matapos. Go. Karon sugdan ta ni. Blas na naman. Alright. Alright.
taas lang doang. Ano? Tanaob lang. Uy, butok yung dako. Ibang. Alright, kailangan natin ipako mga kamaster para dugtong-dugtong papunta doon sa dulo. Dulo ng mundo. Malapit na, malapit na, malapit na. Malapit na, malapit nang tumuyo yung ulo namin sa init dito.
kumaya. The time is 11:16. So yan mga kamaster, sa unahan na naman. Mga kamaster, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko ngayon kilala lang kung ano ko. Ah, nagtusok-tusok si kamaster. Kino yan? Hindi. Magtusok-tusok. Masabihan, maiba na naman ang pangalan ko. Dati Boy Pindot, yun Boy Tusok na naman. Alright, alright mga kamaster. Papatapos na tayo sa ating ginagawang bakod mga kamaster. Last na po ito. At yung dyan sa harapan mga kamaster, lagyan na lang natin ng ano? Lagyan lang natin siya ng dalawang kawayan para kung meron man siyang ipasok, kung meron mga malalaking ipasok, eh mapasok pa siya. Kasi yung entrance natin doon sa ating mga kamaster, yung entrance natin doon ay medyo maliit ang ginawa nating valley gate. Kaya dito lagyan lang muna natin ng temporary yung kawayan lang dalawa yung sa ano niya dulo, para kung may ipasok na mga matataas na bagay, mapasok lang kaagad. So ito na ang last, ang huli nating paglagay ng mga kawayan sa ating bakod, at matatapos na. Alright, ngayong araw na to matatapos, kaya let's go. So kanina pa kami ng let's go, let's go, at ngayon go. So ngayon matatapos na last na po ito mga kamaster, kaya banata na natin. Alright, alright, alright na. Aray. Pagtripan mo na naman ako. Wait, sabog. Thank you.
tayo dito ay habang naglalagay tayo ng bakod, sila naman kamuning ay nag-start na po sila. Gawa pa sila ng kanal para sa kanilang pundasyon. Alright, nandun na kanyang mga trabahante, mga trabahador nila, mga ni kamuning mga kamaster. Si Gmar at saka si Dudong at saka si GR. Alright, so balik tayo sa ating trabaho mga kamaster. Maritis. So, nagmaritis lang tayo konti sa ano ni kamuning. Alright, alright. Sa baba, kunti siya ibutang lang. Yan. Right, so punit muna yung video para lagyan lang natin ang ano ito. Action! Alright, tapos ang laban. Alright mga kamaster, no? Sa wakas natapos rin natin ang ating paggawa ng bakod. At yan mga kamaster, tapos na po dito sa dulo. Ayan,
So dito mga kamaster, hindi muna natin siya lagyan para pag may ipasok tayo na matataas na bagay, meron tayong pagdaanan na malaki ang area. Ayan, so doon papunta ay tapos na po. So bukas siguro mga kamaster yung pintuan na lang ng ating bakod ang ating gawin. Alright, natapos rin sa wakas. Alright, so ayan, ang gawin na lang natin ngayon mga kamaster, pa dahil tapos na natin nalagyan ng bakod yung paglagay ng gate, at tapos pag unti-unting paglinis dito sa ating lupa mga kamaster na meron ng bakod. Right, okay na. At successful na ang ating ginagawa ngayon. So ngayon ang bigang project natin ngayon, bago kami uuwi, kailangan muna namin linisin ang aming lugar, ang aming area na pinaganuhan kasi marami pong mga kawaya na mga ritaso, kaya kailangan muna namin linisan yun para hindi kami masugatan pag maapakan namin. Kaya dito lang namin sa gitna ilagay, tapos ano na, kailangang sunugin, no, para walang makadisturbo. Alright, so abangan nyo na lang ang paglilinis namin. Alright, so magsisimula na kami maglinis ng aming ating lupa mga kamaster. So ayan. Alright, kailangan na natin sunugin mga kamaster para hindi na tayo matinis itong mga kawaya na maliit. Ang init. Bra. Ito din sa init. Ito bra. Uma lang. Sino yun? Si Sir Kagapay? Shout out to Sir Kagapay! Okay.
Alright. Ayan. Right. Action. Thank you.
Ini. Alright mga kamaster, malinis na. Tapos na natin ang ating bakod. So, ayan. So, si Mrs. ay nagliligpit na ng mga gamit kasi iuwi na kami. Kasi nakakagutom na, 1 o'clock na ng hapon, hindi pa kami nananghalian. Alright, pinilit lang namin na matapos talaga ito. Alright, so yan mga kamaster, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. At kay Idol Japper Sniper, maraming salamat din sa mga family Agrabante. Maraming maraming salamat sa lahat. Mga Sword family, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga secret viewers natin dyan. At saka sa mga nagsuporta sa aking mga channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga pamilya ko, maraming salamat din sa inyo. At yan, nanonood na sila sa aking mga vlog. Alright, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta. God bless po sa inyong lahat. Bye bye, I love you. Alright.